Kumusta kayo mga idol? Nagpaplano ka bang magsimula ng isang negosyo? Kung oo ang sagot mo aba, ito ang dapat mong malaman bago ka magsimula ng isang negosyo. Na ang bulto-bultong pera ay walang kwenta kumpara sa umaagos na kwarta. Kung galing ka sa pagiging empleyado, ang utak mo ay kung paano makapag-ipon, paano magkaroon ng bulto-bultong pera. Itong mga pera na to na nakikita mo mismo na malaki, ito ang iyong misyon. Mag-impok at magparami ng nakatabing kwarta. Wes, sa buhay pagnenegosyo, hindi paramihan to ng pag-iimpok, kundi pabilisan to ng umaagos na kwarta. Ang ibig sabihin yan, ang pera ay hindi tinatabi, bagkus pinaiikot ito ng pinaiikot. Akala nyo, simple change mind lang yan mga idol? Ang laki ng pagkakaiba ng utak pag-iipon sa utak pagpapaikot. Bilang isang negosyante, hindi tayo nag-iipon. Nagpapaikot tayo, kaya hindi basihan ng success ang maraming nakatabing pera. Ang basihan ng success sa tunay na pagnenegosyo ay yung mabilis umikot ang pera sa iyong negosyo. Kung hindi mo pa yan nauunawaan kasi nga hindi ka pa nagnenegosyo, kaya ang dapat mong malaman, hindi pag-iimpok ng pera, bagkus pagpapaikot ang bago mo ng trabaho. Ang owner po ng Perfect Treat, si Mr. Joey Dueñas. Kwento mo, bakit ka napunta dito sa negosyong ito dahil ikaw pala ay taga-broadcasting industry? Yes po. Actually, nag-start po ako as a pet owner. So, pet owner muna ako. Then, yung office mate ko sa ABS before, nagbe-breed po siya ng aso. Ang sabi niya sa akin, kumbaga in-encourage niya ako na bakit hindi mo itry mag-breed ng aso dahil maganda daw siyang extra income. So, nag-start po ako sa isang aso, breeder, tapos pet lover ka. Every time na naibibreed ko sila, may mga time na pag nakita na ako sa aso, sa mga puppies, may mga time na yung kalahati, kinikip ko, yung kalahati in-out ko. Okay, delikado. So, hanggang sa hindi ko po namamalayan na parami na ng parami sila, hanggang nung 2016, umabot nga po sila ng 65. Sobrang dami. Tapos ang bahay lang po namin is napakaliit lang. Nasa 50 square meter lang yung bahay namin. So talagang halos yung iba, katabi na po namin natutulog. Ang hirap pong i-maintain. So ang nangyari, natipid ko po sila ngayon sa grooming. Sa grooming, yung iba hindi na masyadong napapaliguan. Dahil nga po kung bibili po kayo ng sabon o ng shampoo sa market during that time, mahal pa sa shampoo ng tao. Totoo yan. Kaya po ganun, yung iba hindi ko na napapaliguan hanggang sa dito na po pumasok yung problema ko. Nagkaroon ng mga katikate. Nagsimula po yun sa pagkakamot muna eh. Pagkakamot nila, tumatagal, lumalala. Tapos nagkaroon ng mga sugat, galis, hanggang sa nagkahawa-hawa na po sila. Nagtanong ako kung ano yung alternative way na pwede kong gamitin na hindi ako mapapagastos. So dito ko po na research na ang madre de cacao daw ay mabisang gamot daw po sa galis aso. So ang ginawa ko, nagpunta po ako sa Quiapo, bumili po ako ng dahon ng kakawate, tsaka ko po dinikdik. Dinikdik ko, tsaka ko po nilagay ng asin at tsaka virgin coconut oil. Pinahit ko po sa kanila. 3 days lang po natuyo yung ano nila. Yung mga sugat nila. Wow. Tapos po, after a week, nakita ko medyo nagkakaroon na ng improvement. Luminis na yung balat nila. Tapos medyo tumutubo na po yung balahibo nila. Tapos dun ko na isip na parang okay to, parang okay siyang gawing business. Mm-hmm. Dun po ako nagkaroon ng idea para gawing dosyo po itong ano. Okay. Sige, maraming salamat sa'yo, Joey, at sana maraming umorder.